Shit, hirap. Paano ba to? Shit, di ko alam gagawin. Di kasi dapat yung una kong unboxing video. Dapat may nauna pa. Pero urgent ko kasi dapat na i-upload to. Shit, masisira ang vlog ko nito. Ayop. May dumating kasi. May dumating na package galing Titan. Woo! Let's go! At kung nagtataka bakit hype na hype ako, men, ito lang naman yung bagong collab ng Nike tsaka ng Titan. Sa sobrang intense, pinagpapawis na ako. And men, ito na yun. Kitang-kita nyo naman ang paper bag, Titan. So wag na natin patagalin ng unboxing kasi gigil na ako. Gusto ko na siya makita. So let's start the unboxing in 3, 2, 1, let's go! So ayun guys, ito ang kanyang box. Kung makikita mo, ang nakasulat is LeBron 17 na naka-gold. Tapos kung mapapansin mo, ayan o, meron siyang reflectorized graffiti. Ayan, ang symbol ni LeBron James, which is the king himself, lion. Tapos sa right side niya, ang reflectorized niya is Nike swoosh. Ayan, kita niyo naman. Tapos sa left side niya is ang kanyang icon, which is LeBron James crown. LJ crown. Tapos ito yung tag niya kung saan mo makita yung size and colorway ng shoe. Ayan. So ayan guys, kapag binuksan mo tong box ng LeBron 17, ang unang bubungad sa iyo is itong Manila to the World magazine. Na kung saan ang content nitong magazine na to is all about testimony and stories ng different icons of basketball world here in the Philippines. Included dito yung mga sikat na players like Junmar Fajardo and the owner, co-founder Jeffrey Carriazo. Then, andito din yung iba't ibang sneaker heads like Big Boy Cheng. So, better to read and understand the whole concept and the mantra of Titan, which is for the love of the game. So, ayun yung content nito. Ayan, makikita nyo sa wrap, pagka naalis nyo na yung magazine is iba-ibang symbols and icons all about Titan. Okay? Kung mapapansin nyo dyan, meron dyan 8410 Manila, Philippines, then coordinates. Ayan yung exact coordinates where the store is located. Tapos itong 8410, sa pagkakaalam ko, ito yung date, exact date kung kailan na-establish ang Titan sa Pilipinas. Tapos, kung nagtataka kayo kung bakit Titan 22, 22 represents the number of jersey ni Jeffrey Carriazo, one of the co-founders ng Titan. Nung active player pa si The Jet, ayun yung suot-suot niyang number. Tapos yung sumunod na wrap is plain wrap where it used to protect the shoe itself from dirt and other unnecessary things. Then ayun, after that, makikita mo na yung shoe itself. Okay, punta tayo sa unang part, which is itong tongue. Kung makikita nyo sa tongue, meron siyang logo. And pag nilapit ko yan, makikita nyo, meron siyang globe, lightning, wordings na para sa kadakilaan, then all around it is may nakapalibot na stars, and LeBron James logo. Lahat yan may meaning. Unahin na natin yung globe. Ang meaning lang ng globe na to, ano mismo yung Titan na collaboration na to, which is Manila to the world. Ayan yung mag sabihin ng globe. Then yung lightning, your thunder dyan, is yung Titan logo. Tapos sa baba, makikita mo LeBron James logo. Since this is a LeBron James shoe, hindi yan mawawala. Then, itong nasa taas, para sa kadakilaan, ayan yung wordings na ginamit ng Titan para ma-translate yung catchphrase ni LeBron na strive for greatness. So, para sa kadakilaan is equals to strive for greatness. Then,
yung stars palibot ng logo, 17. Which means 17 seasons ni LeBron sa NBA. And that's why LeBron 17 din yung ginamit. Ayan. Ayan, tapos na tayo sa tongue, then let's go to the body. Sa body, meron kang makikitang rubber area and mesh area. Then ito yung ano niya, laces. Then, ayan. Sa rubber area, kung makikita nyo, merong mga logo na naka-embossed. Ayan o. Yung mga naka-embossed na logo dyan, eh hindi LeBron, kundi mga Titan. Ayan yung mga naging logo ng Titan all throughout 10 years na nag-start sila. Tapos kung makikita nyo, yung swoosh niya, embroidered na gold. Tapos sa likod din, yung LeBron James na logo, embroidered din na gold. Yun yung maganda dun. Hindi siya masyadong nasisira. And then, oh. So yes, tapos na tayo sa body. Punta na tayo sa heel and sole ng shoe. Meron dito sa loob, kaso hindi ko na siya bubulat-latin. Papakita ko na lang sa magazine, since nandun naman yung picture. So ayun nga, hindi ko na bubukahin yung shoe kasi baka masira. Dito ko na lang ipapakita yung heel niya. Ayan, kung makikita mo, eto Manila, then dito world. So, different shoe, iba yung wording. Dito sa left, Manila. Sa right, world. Tapos may Titan dun. So ayan, kung mapapansin nyo, ang technology na ginamit dito sa sapatos na to is Air Bubble and Nike React. Pero mag-focus na lang tayo sa Nike React kasi dito ako mas na ano, nainganyo. Dito ako mas nagandahan. Kasi as far as I know, Nike React is isa sa mga pinaka-bounciest cushioning na ginawa ng Nike. So akmang-akma talaga to para sa mga nagba-basketball. And as far as I know, and as far as we know that LeBron James is one of the greatest player ever to play. Kaya ang mga shoes niya, kailangan napaka-durable and lightweight para makagalaw na maayos yung mga player na magsusuot nito. So, dito sa ilalim, typical LeBron shoe, mga diamonds na sole. And yung signature ni LeBron, hindi mawawala. Ayan. So, yun nga guys, nabigyan na natin ng maganda at maayos na shoe review itong bagong collaboration ng Nike and Titan. So, kayo guys, ano ba ang thoughts nyo about this new collaboration? Pop ba siya or drop? So, kung ano man yung thoughts nyo, eh, leave that comment below and subscribe to my channel. And kayo, if you wanna score this awesome shoe, eh, bisitahin nyo yung Facebook page ko na Easy Custom kasi andun lahat ng details on how you score this awesome LeBron Manila to the World second collaboration. So hanggang dito na lang po ulit tayo. Puputulin ko na ang aking video. So, sa lahat na nanonood at nagsusubscribe sa akin, maraming salamat. Ngayon, kung bago lang sa channel ko, eh, subscribe mo na yan. Nakakailang sabi na ako para lang mag-subscribe ka. So, ayun. Maraming salamat. So, once again, this is your boy Luigi, signing out. Peace and love lots. Yun lang. Peace na ako. Bye! Thank you.